Pinabati ko yung mga tatay dyan, yung mga tatay ko na Happy Father's Day. Alam nyo ba? Pero hindi nyo pa alam. merong prutas na na-discovery na ano na na hindi namamatay. Ano yun? Yung mga nakakalam, sabay-sabay tayo ah. Aboka. 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 Balisay. Di ba? Parang siya bukaron sa design, hindi sumusuko, hindi namamatay. Kahit na may sabi nila, may siyam na buhay, nagpas pa. Ganun din sa mga tatay na minsan umaharap tayo sa mga pagsubok, sa mga malalaking problema, na minsan akala natin hindi natin malalagpasan. Na minsan nawawalan tayo ng pag-asa, minsan, uy nga, parang hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Pero hindi natin alam na yung mga problema na kine-create ang mundo, maliit lang sa Diyos. Nakakala natin, mas malaki pa sa Diyos. Pero napakakatiting lang, kasi ngayon tama, napakakatiting lang sa Diyos eh. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa resulba, nakasama siya. Tulad din itong verse ko, sa Josue, Kabanata 1, versikulo 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan. Yan ang paninitigan ni paring Abocardo na Lizay. Kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. At dahil dyan, dahil sa, alam nyo ba, meron din akong na-discovering talento at ipabahagi ko sa inyo. Ito yun. Ito pala, ako po itutula at ito ang aking title, Ako ang Iyong Ama by Roland Bagtas at sa pagsasalarawan ni Pastor Ron Mercado. Ako ang Iyong Ama. Sa akin ka kumuha ng gulma. Kitang-kita naman siguro sa iyong itsura. Marahil minsan, ikaw din ay nagtataka. Anak kita, sa puso at diwa. Ni hindi ko naisip na ikaw ay pagkaina. Nang ilabas ka ng iyong ina, pangalan ko ang iyong daladala. At ang iyak mo ay musika sa aking tenga. Ako ang iyong ama. Sa pagalit, ako ang namumuna. Huwag kang magtampo sa aking pagpunan. Mga mali mo'y aking sinisita. Hindi ako magsasawang tignan ka dahil ako ay palaging nangangamba, kaligtasan mo lang ang nais ko pinuuna. Ako ang iyong ama, tama lamang nasawayin kita sa pagse-cellphone kapag ikaw ay sumusobra, sa pag-aaral na nakukulangan ka, sa paggastos na wala kang alintana, sa pag-uwi na hindi ka nangingimik. Anak kita, wala akong ibang hangad kundi ang mapabuti ka. Ako ang iyong ama, walang sawa sa iyo ay pauunawa. Balang araw, maiintindihan mo ang aking ginagawa. Masasambit mo din itong mga kataga. Paano nga ba maging isang mabuting ama? Pasan ang pamilya sa likod habang nakatayo sa sariling paa. Naghahanap buhay habang nakabantay sa kanila ang isang mata na di alintana ang pagod, hangad lamang pag-ibig may padama. Maginoong lalaki at may takot sa Diyos, mapagbiro, malangiti, malambing sa bawat haplos. Masayahing ama, kaya mas maigting ang tawanan. Patunay lamang na ikaw ang haligi ng tahanan. Ikaw ang ulap na tatanay kapag nabitin ang hangganan. Sa mga anak, handang magabay sa napiling larangan. Sa kabiyak, na nagpapatunay na pag-ibig walang hangganan. Simpleng buhay na may pag-asa, magkakapiling at nagmamahalan. Mahirap at masaya ang maging ama, kung kaya't maghihanda tayo sa lahat ng maaaring mangyari. Maging mapagtiis at malakas para sa ating mga anak. Dahil ang buhay ay hindi isang laro na pwede tayong umayaw at sumuko. Ako ang iyong ama,
na laging humihingi ng patnubay sa nag-iisang Ama natin sa langit. Hindi pa pabayaan laging banggit sa atin. Sa mga pangako, laging hindi napapako. Diyos Ama na ating sandigan, ano man ang mangyari, haharapin ang buong tapang. Tulad ng ating Diyos, di tayo iiwan o pababayaan. Tulad ng ating Diyos na laging sinasabi sa atin, ako ang iyong Ama. Muli, palakpakan natin si Roland Bagtas at Ram Mercado.